at ng Espiritu Santo. Amen. Ang magpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, sa misang ito, patuloy tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Lalo na po, ialay natin ang mga panalangin na pinaabot sa ating programa at sa ating himpilan. At sa atin hong banal na sakripisyong ito, nawa ay sa ating pagnanais na makasunod sa Panginoon, nawa ay kanyang tanggalin ang ating mga takot, pangamba, at magtiwala sa kanya na sa panahon ay tinakda at kung anong nararapat, igawad ang mga panalangin ating pinaabot sa kanya. Kaya naman, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pagyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas, na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Hudaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awitin ay saluywan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, ang mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makakaod sila ng sa mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa niyang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagkadakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po ng Sabado, mga kapanalig sa ating lahat, at magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat muli po tayong nagkatipon, no, ngayong umagang ito sa kanyang hapag, at patuloy na inilalapit ang ating mga panalangin. Sa atin pong ikalawang linggo ng Sabado sa pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay napakinggan natin ang isa sa napakasikat po na gospel passage na kalimitan natin naririnig. Ano? Lalo na po na magpapalakas sa atin sa mga pagkataong tayo ay binabayo ng maraming problema. Ang mga alagad nang sila'y sumakay sa bangka papunta sa Kapernaum, at doon ay sila'y sinalubong ng mga malalakas na hangin at alon, at akala nila ay katapusan na nila. Ngunit nang makita nila si Jesus, ay sila'y napanatag at inassure ng ating Panginoon na kasama niya sila sa kanilang paglalakbay. Mga kapanalig, hindi man tayo parating sumasakay ng bangka at nagko-cross, no, sa dagat, no, na kung saan ay minsan maraming malakas na alon at hangin, minsan nararamdaman din po natin ito at nararanasan sa ating buhay. Tulad ng mga alagad na kung saan ay nakaramdam ng malaking alon at malakas na hangin na may hantulid po natin sa mga problema at mga pinagdaraanan pa natin anumang sulok ng ating buhay. Kung minsan, parang nakikita natin na walang solusyon, at kung minsan, nagtatanong tayo, nasaan ka, Panginoon? Kaya nga, ngayon, naalala ko si St. Catherine of Siena. No? May mga pagkakataon po sa kanyang pagiging confused at nasa kadiliman ng buhay, at parang na-feel niya na helpless, nag-complain din siya sa Panginoon. At tinanong niya, "Where were you, Lord? Nasaan ka, Panginoon?" Pero alam niyo po, sumagot ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, "I was right there next to you. That is why you are still alive." Mga kapanalig, similar sa nangyari sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, di natin naasahan, si Jesus lumakad sa tubig next to the boat, no, of his disciples, at inassure niya sila na huwag kayong matakot, ako ito. Kung saan ang
ang storm ay kumalma, ang alon ay humupa at nakarating sa kanilang karoroonan. Siguro again and again ang panawagan at mensahe ng Ebanghelyo ay magtiwala tayo sa Panginoon at huwag walang walang pag-asa. Dahil kasama natin siya hanggang sa huling hanggan ng katapusan. And Jesus is with us because He is risen, the risen one. Kaya alam ko po, naglalakbay pa tayong lahat para tayong nakasakay sa isang bangka sa mundong ito, no? At malayo pa nilalakbay natin. Paalala lang po na Ebanghelyo, kasama natin ang Panginoon. May mga problema na malalakas, hinahampas tayo, pero hindi naman tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya maganda po yung panalangin na kung saan yung mga mangingisda po sa Atlantic Coast ng France, meron po silang panalangin bago sila tumungo sa open sea at mangisda. Sinasabi nila yung panalangin na ito, Lord, the ocean is vast, my boat is small, come into my boat. Hindi natin alam kung saan patutungo tayo, ano ang ating inaharap. Pero maganda na ang panalangin natin araw-araw. Lumapit tayo sa Panginoon. Imbitahan natin siya sa ating paglalakbay. Tulad ng mga mangisda sa Pacific, Atlantic Coast of France, ganun po ang ating panalangin. This prayer of us can say every day, everywhere, and with humble trust that, Lord, the ocean is vast, my boat is small, come into my boat. At ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Ano mang unos, problema ang dumating at tumampas sa atin, nandyan siya, kasama na tayo. Taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na lagi nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo at mga obispo naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawa ng Diyos, lalo na sa mga krisis na kinakaharap ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway matamasa ang kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sa nang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakaalaan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang pagayon ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan. At kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus. Nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili at inihain. Ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kalalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo na way magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang tao. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin awang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang uling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Thank you.
Mga kapanalig, bilang sambayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinaglod sa isang katawan, tayo maniklohod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kamanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema o pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal
upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem di cielo Christi disti eis. Omne deloctamentum in se avente. Oremus, Deus qui novit sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuque sumus. Ita nos corpore et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in noves in iudaeos insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.